Alas tres na ng madaling araw, di ako makatulog. Kaya dali-dali akong bumangon bago natulog uli. Tiyak, mapupuyat na naman ako nito, guys. Kaya nang makainom ako ng tubig, dali-dali akong pumunta sa kwarto at natulog uli. Kaya nang nakatulog na ako, 7 a.m. na, tumunog ang alarm clock na ang gumising sa akin. Feeling ko ang bilis naman ng oras, parang pakiramdam ko. Pumikit lang ako, pero kailangan ko nang bumangon kahit antok na antok ako. Nga pala, ako si Brent, nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya. Sa araw-araw lagi kasi akong subsub sa trabaho. Kaya lagi akong puyat. At ito nga, kapasok ko pa lang sa trabaho. Buti di ako na late. Hello, good morning friend. Bati ko kay Grace. Buti na, di ka na late kundi pagagalitan ka na naman ni Boss Sungit. Iyahan mo yun, sanay na ako. Ngiti ko kay Grace. Nang lumabas si Boss Brian. Gandang umaga, sir. Sabay-bati ng mga staff. Get ready, may meeting tayo, maya. Sabi nito na nakatingin sa akin. Halos di maipinta ang lahat ng mukha ng staff. Kasi masungit talaga si Sir Brian. At di man lang ngumiti sa amin. Miss Cruz, after meeting, pumunta ka sa room ko, okay? Okay, sir. Dali-dali kong sabi. Alam kong sisir mo na naman. Ako nito kasi nang nagdaang mga araw, lagi niya akong pinapapunta sa office niya. Yun pala, ipagtitimpla lang ng kape. Kaya nang umalis si boss, dali-dali ikaw, humarap sa computer at abala sa pagtipa ng mga papeles. Lumapit si Grace sa desk ko. Brent, baka naman wala kang gagawin. Sabay na tayo, mag-lunch. Tumango ako kay Grace. Nang mga ilang sandali pa'y pumunta na ang lahat sa meeting area. Kabado ako dahil di ko may paliwanag na dahilan. Laging nakatingin si Boss sa akin gang matapos na ang meeting. Walang pumasok sa isip ko. Dahil sermon ang naabot namin sa kanya. Nang matapos na ang sandali, pumasok na ako sa room office ni Boss. Hello sir, you miss it Miss Cruz. Alam kong lagi kang subsub sa trabaho. Siguro naman oras na para makapag-relax ka naman. Uwi ka nito sa akin. Naguguluhan ako. Madaming naglalaro sa utak ko. Sisisantin na ata ako nito. May sinasabi ka ba, Miss Cruz? Wala po, sir. Bawi ko ng ngiti sa kanya. Di mo ata nadinig ang sinasabi ko sa iyo. Bukas, may lakad tayo. Meron akong client na kakausapin. Total, dami ka din nagawa sa office. Siguro naman, kahit papaano. Makakapag-relax ka doon sa pupuntahan natin. Oh, okay po sir. Natataranta na ako ng mga sandaling yon at nagsalita uli si boss. Pagdalawa lang tayo, huwag mo na akong sinister kasi I think magkaedad lang naman tayo, di ba? Nasa 25 ka na? Opo, boss. Natulala ako sa sinabi ni boss. Yan, boss na naman. Okay sir, I mean Brian. Okay, ngiti nito sa akin. At ako'y nagpaalam na. Lumabas na lang office. Kaya ng mga oras na yon, nagligpit na ako ng gamit. Kaya maaga akong umuwi ng bahay. At naghanda
kasi iyon ang bilin ni Boss Sungit. Kinaumagahan, wala pang 6 a.m. pero ako'y naghanda na ng susuotin. Nadadalhin, nag-message si Boss na 3 days daw kami doon. So, 3 days ko siya makakasama. Si Brian, ako na naman ba ito? 3 araw din na marinig ko ang pagkasuklada nito. Nagpahatid ako kay Jim, ang binatang kapitbahay namin. Guwapo si Jim, kaso di ko type at wala sa isip ko muna ang mga bagay na pampuso. Isa kasi ako sa mga breadwinner, kaya need ko magpursigido, magtrabaho. Ako lang kasi ang inaasahan sa amin. Meron pa akong nakakabatang kapatid. Bumalik tayo sa kwento ng araw na yon. Late na ako ng 1 oras kasi sobrang traffic. Hays, ano ba naman yan kung kailan nagmamadali? Saka naman nagka-traffic. Pero di ako boring kasi pinapatawa ako ni Jim. Kaya namamalayan na lang namin na sa airport na kami. Kaya nagbabay na ako kay Jim. Sakto naman nakatingin si Boss, andon na naghihintay sa akin. Hello sir, gandang umaga. Anong maganda sa umaga? Kita mo nalit ka na. Buti na lang maya pa konti ang oras ng flight natin. Sino naman yung nakatit sa'yo? Kung tulungiti ka pa dyan. Biglang tumunog ang phone nito. At nakakunot ang aking noo. Pati pala yon nakita niya. Uli-uli, pagsabihin mo yung boyfriend mo ha, nadalian niya mag-drive. Lalo na't may lakad ka. Hindi ako makaimik kasi parang babae ito at ang sungit. Kaya di na lang ako umibo. At nang maka-check-in kami sa airport, umupo ako sa waiting area dahil may kausap si Boss sa phone. Kaya tinitingnan ko ang oras nang lumapit siya sa akin. Okay ka lang ba? Okay lang naman po ako sir, salamat. Sino nga pala yung naghatid sa'yo? Kanina, boyfriend mo? Napanganga ako kasi di ko alam na tatanungin ako ng ganon. Trabaho lang naman ang ugnayan namin ni Boss Brian. Tumawa na lang ako sa tanong niya. Nakatingin siya sa akin. Nakita ko na seryoso siya kaya tumigil ako sa katatawa at sinagot ang tanong niya. Di ko yan boyfriend sir, kapitbahay namin. Nagpahatid na lang ako sa airport, tapos nag-ahol kami sa oras. Kasi traffic, ngumiti si Sir Brian, lumitaw ang pagkagwapo nito. Lumabas ang dimple nito. Sir, gwapo pala kayo pag tumatawa. First time ko kasi na nakita si Boss Brian na parang masaya. Kaya inaya na ako ni Boss Brian at sumakay kami. Sa airplane, ang linis sa loob at komportable ako. Kaya di ko namalayan, napaidlip ako. Dahil na din sa puyat, kaya napadako ang aking ulo sa braso ni Boss Brian. Di ko naman sinasadya, kaso nagising ako sa haplos niya sa pisngi ko. Sorry sir, nakatulog pala ako. Bawi ko na lang baka, sungitan na naman ako. Wala yun. Sige, tulog ka lang. Medyo 5 oras ang travel natin. Ngiti nito. Ngumiti siya. Di ko alam. Napapalapit ang loob ko kay Boss kasi asikasong-asikaso niya ako ng ilang sandali pa'y nakatulog na naman ako at namalayan ko na lang na nasa balikat ko na siya, nakasandal. Hinayaan ko na lang siya na maidlip sa balikat ko kaya nakatulog na din ako. Pero nang mga ilang sandali pa'y may naramdaman akong may nakatingin sa akin. Nagmulat ako ng aking mga mata. Nakita ko si Boss Brian. Nakangiti sa akin. Ang ganda mo pala pag ikaw ay natutulog. Bigla akong nag-blast sa sinabi ni Boss sa akin. Di ko alam pero siya mismo umalalay sa akin nang bumaba na kami sa plane. Hawak kamay pa din kami. Naiirita ako na nahihiya. Kaso baka mawala ako sa lugar. At problemahin na naman ako. At ako'y sungitan. Kaya nang mag-check-in na kami. Magkatabi ang kwarto namin. Pahinga ka muna, Brent.
Maya, tatawagan kita para kumain sa labas. Thank you, sir. Nakatingin si boss sa akin. Kanina pa umalis si boss, pero para akong nakalutang. Di ko maintindihan ang sarili ko. Nakuhulog na ang puso ko sa kanya dahil sa kaswitan nito. Gabi na kasi kami nakadating, kaya umidlip ako saglit. Alas 9 na pala ng gabi, di ko namalayan ang oras. Kaya dali-dali akong bumangon at pumunta sa banyo at naghanda. Pinapatuyo ko na lang ang buhok ko nang mapatingin ako sa sofa. Malaki ang inukupan na kwarto para sa akin ni boss. Pagtingin ko doon, andun pala si boss nakatingin sa akin. Ah sir, dyan po pala kayo. Oo, tinatawagan kita kaso di ka sumasagot. Kaya pinuntahan na lang kita. Dito, di ko alam na nasa banyo ka pala. Di makakaila ng guwapo ni boss sa suot niya na black na polo shirt at naka shorts lang ito. Ititigan mo lang ba ako, Bren? Wait lang sir, maghahanda lang ako. Ang ganda mo pala talaga, Bren. Salamat sir sa papuri. Sabi mo, wala kang pa-boyfriend. Pwede ba ako sa'yo kung mararapatin mo? Pero boss kita, Brian. Wala namang masama, diba? Yes or no lang ang sagot sa tanong ko. Naalala ko nga pala, Bren. Nag-order na ako ng pagkain sa lunch. Hinihintay na tayo. Okay Brian, susunod na lang ako. Gilang, hihintayin na lang kita. Ikaw, kung yan ang nais mo. Mabilis akong nag-ayos at iyon na. Sabay na kami bumaba pero nang nasa labas na kami, kala ko maraming tao sa restaurant. Pero dalawa lang pala kami andon, kaya nagtaka ako. Sir Brian, ang tahimik naman dito. Bakit, di mo ba nagustuhan ang venue? Anong gusto mong sabihin, Sir Brian? I mean, di mo ba nagustuhan ang lugar? Oo naman, Sir Brian, maganda ang lugar. Dinig na may tumutugtog ng violin. Kaya nakakaingin nyo na makinig. Bren, ba't mo nga palakot? Sin sir, di ba sinabi ko na tawagin mo? Nalang akong Brian. Naalangan kasi ako, Brian. Siyempre, boss kita. At ako'y isa mo lamang sekretarya. Di ba sinabi ko na kanina? Ulitin ko. Paba ang tanong kung pwede bang maging tayong dalawa? Bren, gusto kita. Kaso, gusto ko munang makilala kita. I mean, yung tayo lang dalawa. Lagi ka kasi busy sa trabaho. Di kita maintindihan, Brian. Tumingin si Brian at patuloy itong nagsalita. At ginagap nito ang aking mga kamay at ako naman kinilig sa sweetness nito. Kaya nang matapos kaming mag-dinner, saka kami naglakad-lakad sa seaside. Magkahawak pa din kami ng kamay ni Brian. Mag 1 AM na ng gabing dingyon, sinagot ko na siya nang matamis na oo dahil nasa tamang edad naman na kami at wala nang paligoy-ligoy pa. Kaya masaya kaming dalawa nang ihatid niya ako sa aking tinutuluyan.
Salamat, Brian, sa paghatid. Walang anuman yun, Bren. So, see you tomorrow. Ngiti nito sa akin at ako'y nagbabain at pumunta na sa tinutuluyan ko. Di ako makapaniwala na kami na ni Boss Brian. Masungit ito sa masungit, pero sa totoo lang, crush ko na siya ng matagal. Sa kanya halos umikot ang mundo ko sa matagal na panahon. Nang di niya alam. Salamat guys sa pakikinig at panonood sa video ito. At shout out sa inyong lahat.